We become who we truly are when Christ reigns in our life. Pag na-experience mo yung love ni God, alam mo, yung genuine ha, ito bago ka talaga eh. Kasi walang ibang magmamahal sa'yo katulad ng pagmamahal ni Kristo. Ito po ang main point natin today. Love fully flee from sin. Sabi mo sa katabi mo, 1, 2, 3, go. Love fully flee from sin. Anong connection ng fleeing from sin at loving fully? Makikita kasi natin yan sa 8 to 14, marami siyang diniscuss about sin na dapat natin layuan. Tapos sinabi niya, love one another. Bakit ganon? And doon na-realize ko, nung pinag-aaralan ko to, doon ko na-realize na inilalayo natin sa kasalanan ang taong tunay na mahal natin. Kaya nga, love fully, kaya completely dapat eh. Hindi lang yung I'm doing good, pero I'm also protecting you from doing things that are bad. Kaya nga gusto ko itong passage na ito sa 1 Corinthians chapter 13. Basahin natin to 4 and 6. Usually, ang gusto natin yung verse 4. Ano sabi sa verse 4? Love is patient. Love is kind. It is not jealous. Love does not brag. It is not arrogant. It's not boastful. Verse 5, di ba? Onwards. So gusto natin yun eh. Pero nakalimutan natin verse 6. Ano yung verse 6? It does not rejoice in unrighteousness. Minsan tayo pa yung natatawa pag nagkakamali at nagkakasala yung iba. Naalala ko nung grade school ako, pag may napupunta, napapapunta sa principal, tumatawa kami. Yung diba, minsan matatawa ka, ay, ginawa na naman niya yung kalokohan niya. Diba? Yung parang nagsasaya ka pa na, oh, sino na principal dito? O na principal ka lang. Yung parang, bakit ka natutuwa? Nagkakasala siya. Di ba minsan ganun eh? Kadalasan mga Pinoy, medyo maloko tayo eh. Di ba? Maloko naman talaga tayo. May mga times na maloko tayo. So, pero minsan, natutuwa na tayo sa kasalanan ng iba. Yan ang kultura ng mundo. Kaya nga si Paul, sinulat niya to kasi malamang nung time na yon, ganun din yung mga nangyayari sa mga Kristiyano. Na sila na-influensa ng mga Roman people, ng mga ibang Jewish people, ng ibang mga people na hindi naniniwala kay God. Kaya nga sabi niya, love one another. Do what is right. Don't rejoice in unrighteousness, but rejoice with the truth. Kaya nga, anong message natin? Sabi mo nga sa katabi mo ulit, love fully, flee from sin. Layuan mo yung kasalanan. So kailangan meron tayong consciousness and alam natin yung tama para talagang malayo na, lumayo tayo sa kasalanan. And hindi lang tayo yung lumayo, kasi pag lumalayo tayo sa kasalanan, napapalayo din yung mga mahal natin sa buhay sa kasalanan. Kasi minsan, pag tayo mismo yung gumagawa ng kasalanan, and nakikita lang, for example, parents, kayo yung gumagawa ng kasalanan, usually napapass on yun sa mga anak. Or kunyari, ikaw yung kuya, o kahit ikaw yung bunso, may influence ka sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo. So kung ginagawa mo yan, may effect din yan sa kanila. Kaya nga, love fully flee from sin. So paano natin ito gagawin? Yun ang titingnan natin sa Romans chapter 13, 8 to 14. Okay, ano yung paano natin ito gagawin? We need to know God's Word. We need to know the urgency. And we need to know Jesus. Lahat po yan, nakikita natin sa Romans 13, 8 to 14. Kailangan natin alam yung word ni God. Kailangan alam natin yung urgency and kailangan kilalang kilala talaga natin si Jesus. So ready na ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? O ibayin natin yung tanong, sabi mo sa katabi mo, ready ka na bang lumayo sa kasalanan? Yan. Ako, napaka-juicy nitong topic na to kasi lahat naman tayo. Let's be honest, makasalanan naman talaga tayong lahat. Know God's Word. What does that mean? Saan natin may kita yung know God's Word? Here's the thing kasi. How can I love someone the right way if I don't know God's Word? Di ba, paano mo magagawa yun? Kaya nga, ginawa ni Apostle Paul, after niya sabihin yung verse 8, sabi niya, di ba, owe nothing to anyone except to love one another, for the one who loves his neighbor has fulfilled the law. Minention niya yung law. Yung sinulat ni Moses para sa mga Israelites, yung Ten Commandments, yung po yung law. And pansinin niyo sa Ten Commandments, ha? 6 out of 10 is directed to other people. Diba? Honor your father and mother. Thou shall not murder. Thou shall not steal. Thou shall not commit adultery. Thou shall not be a false witness. Thou shall not covet. 6 dun sa 10 towards other people. Anong gustong i-point out ni God? Na kung talagang si God ang God natin at mahal natin siya, mamahalin natin ang kapwa natin.
all the more, dun ang ultimate test of our love for God. When we start loving one another. Kaya nga sabi niya dito, after niya, tignan mo yung verse 9. Ni-remind niya yung mga tao, for this you shall not commit adultery. Alam na mga Christians na binabasa nila. Alam nila yung law na, o nga no, kung talagang mahal ko yung tao, I'm gonna fulfill the law. I'm not gonna commit adultery. Meaning to say, married na ako, or yung gusto kong girl, married na. Ba't ko gagawin to? Hindi love yon. You shall not commit adultery. You shall not murder. Eh, sinabi nga ni Jesus, pag pinag-isipan mo ng masama yung isang tao, murder na yun on in his eyes. So you shall not commit murder. You shall not steal. You shall not covet. And if there is any other commandment, it is summed up in this saying, you shall love your neighbor as yourself. Kasi kung mahal mo nga, hindi ka gagawa ng masama dun sa tao. At kung mahal mo, hindi mo rin siya idadala sa kasamaan. You're not gonna commit adultery, you're not gonna murder, you're not gonna steal, you're not gonna do all of these things, and not just that. Look at the next part. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kaya napi-please, natutuwa si Lord. Kasi pag mahal talaga natin siya, mas madaling sundin yung law. Mas madaling gawin yung tama. Kaya nagsistart sa love yan. Kaya pag na-experience mo yung love ni God, and hindi mo ma-experience yung love ni God, if hindi ka nagbabasa ng salita niya, how will you know kung ano talaga yung tunay na love if you don't know His word? Kaya I like this psalm. In Psalm chapter 1. Basahin natin Psalm chapter 1. Sobrang ganda nito. Tinan yung Psalm chapter 1, verse 1. Let's read this together. 1, 2, 3, go. Blessed, a person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of mockers. So if hindi ka nasa side na yon, you're blessed. Pero kung nasa side ka ng mga masasamang tao, wicked, kung nandun ka sa mga tao na talagang ang ginagawa lang ay kasalanan at hindi naniniwala kay God, at dun ka sa mga tao na nang-aasar lang, na ang kulit-kulit talaga, talaga nagdi-disobey kay Lord, hindi ka blessed. And look at the next part. Sabi niya dito, hindi ka lang na lumalayo doon, pero anong ginagawa mo? Verse 2, but his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Kaya nga importante magbasa talaga ng Bible eh. Ako naiintindihan ko minsan bakit yung ibang mga tao, naturally, ginagawa nila yung pagmamahal nila mali. Alam mo bakit mali? Kasi hindi nila alam yung tamang pagmamahal. Kaya maraming tao ngayon, maling magmahal kasi hindi nila alam kung ano yung sinasabi sa Bible. Eh, hindi nila binabasa eh. Wala silang kilala na nagtuturo ng Bible. Kaya yung ibang mga tao, naturally, talagang masama yung pag-love nila to other people. Paano magbabago yon? If alam natin yung word ni God. The more you spend time over something na interested ka, the more it's gonna influence you. Same thing with the Bible. Kung lagi natin binabasa to, lagi natin pinag-aaralan. Now, iba sa inyo, alam ko sinasabi, iba sa inyo yung sinasabi niya, eh, hindi siya as interesting as K-drama, eh, Pastor Marty, iba talaga yun eh. Naintindihan ko yun, but still, we know that this can transform our lives. So imagine if we keep reading it, if we keep immersing it, it's gonna affect the way we love to other people. That's why knowing God's word is very important. Kaya nga after nito, tinan mo yung sinabi ni nung writer ng book of Psalm first chapter 1. He will be, yung tao nagsispend time dwelling in the word of God, he will be like a tree, ano daw? Planted by streams of water, which yields its fruit in its seasons. Its leaf does not wither, and in whatever he does, I think gusto natin ito lahat. Parang ganito yan, oh. Parang itong picture na to. Sana yun? Yan, oh. Masagana. Yung puno na nakaplant beside streams of water. Masagana yan. Kaya makikita mo, may mga puno na marapit sa streams of water. Ang lush ng mga leaves nila, ang lalaki ng puno, ang gaganda ng prutas. Bakit? Kasi yung nutrients, talagang ang daling kunin. So imagine tayo, laging nag-i-immerse sa word ni God, yung pagmamahal natin magiging natural. So you can't expect someone to love the way Jesus loves us if they really don't know the love of God. And yung iba sa atin, hindi natin alam eh. So that's my challenge to you. Basahin mo yung Bible. Be part of a D group. Talagang maging active ka in knowing the Lord. Kasi nga, if hindi mo gagawin yan, hindi natin gagawin yan, I promise you, the way we love is gonna be imperfect.
The way we love, hindi tama. The way we love, it's gonna hurt us and hurt other people. Kaya maraming tao nasasaktan sa pagmamahal eh. Kasi minsan yung pagmamahal mali. E sino bang author ng love? Si God. O saan natin malalaman yun? Sa Bible. So dito ako titingin. Kaya nga, look at this. Ano pa sabi niya dito? Sa chapter 3, ay sa verse 3, you're gonna prosper whatever you do. It's not gonna wither. You're gonna be secure. And hindi lang yun. Look at Hebrews chapter 4, verse 12. Let's read this together. 1, 2, 3, go. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, even penetrating as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrows, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Meaning to say, kaya sinulat ni God yan, or inalaw niya yung mga tao, inspire niya yung mga tao to write His word, is because the word of God will reveal kung sino talaga tayo. You want to know more about yourself, who you truly are, and anong plano ni God sa'yo? Nasa Bible yan. Ang question ko kasi is ganito eh. Sino or what influences you to love the way you love right now? Dapat ang definition ng love, focus lagi kay Lord. Sa Bible. Kasi hindi pwedeng magkamali ang definition ni God ng love. Pero yung mundo, yung definition ng love, alam mo, magkakamali yan. Kaya nga sabi ni Paul, ni-remind niya, tingnan mo yung sinabi ng law. If you love one another, you fulfill this law. But if you don't know the law, how can you love the right way? Anong message natin ulit? Love fully flee from sin. Sabi mo sa katabi mo, 1, 2, 3, go. Baka makatulog yan. 1, 2, 3, go. Love fully. Layo ka na doon. Kung ano man yung nagkukos sa you to sin, or you are drawing other people to sin, you flee from those things. Second, how can I do this? You need to first know God's word. Kailangan alam mo yung Bible. Nagbasa ka. Of course, there are things that we don't know yet, but that's why we need to start. Okay, sa simula, ngayon pa lang, magbabasa na ako every day. You be part of a small group. You have other people, Christians who loves the Lord, who can guide you to love properly. Kasi pag we are surrounded with people na hindi alam ang love ni God, wala. Ganun din tayo magmahal. So hindi perfect at lalo at eventually magkakamali. And second, how can I do this? I need to know the urgency. When I say the urgency, this is what I mean. We usually drop the unnecessary or even good things in life when there is something extremely urgent and important. Di ba? Pag may importante, bibitawan mo kahit na good thing yan, bibitawan mo. Kasi importante. For example, life-threatening. For example, kailangan talaga or else hindi ka gagraduate sa college or kailangan mong gawin to or else matatanggal ka sa trabaho. Magiging sobrang urgent yon at dun ka magpo-focus. So sinabi ni Apostle Paul sa mga tao na what more that Jesus is coming back again. So let's live a righteous kind of life that loves others and flees from sin. So ang narealize ko, bakit hihintayin mo pa na may mangyaring hindi maganda sa'yo para magising ka? Kaya nga, look at what Paul said. Romans 13 verse 11. Sabi niya, do this. What's this? Yung loving one another. Why do you do it? Knowing the time that it is already the hour for you to awaken from sleep. Ano ibig sabihin ng awaken from sleep? Ang description ng ibig sabihin ng awaken from sleep is you're dead, meaning to say you're not living for God. Nagtutulog-tulugan ka, hindi ka seryoso kay Lord. Magising ka na, maging seryoso ka na kay Lord. Bakit? For now, salvation is nearer to us than when we first believed. Ano ibig sabihin? Saved na naman yung kausap niya dito, Christians na. When you say salvation is nearer, yung second coming of Jesus, yung pagdating ni Lord na mawawala na lahat ng kasalanan, mawawala na lahat ng evil, and siya na yung magre-reign. Kaya sabi niya, salvation is nearer to us than we first believed. Malapit nang dumating si Lord. Alam mo, dun ko na-appreciate yung mga disciples eh. Kaya sila ganun ka-passionate kay Lord. Kasi yung nilook forward nila is heaven. Kaya hindi sila nahirapan magmahal. Siguro medyo may challenges din sila when they love people. But they keep on loving people. They keep on fleeing from sin and helping people flee from sin. Why? Kasi they know dadating si Jesus and pagdating ni Jesus, matatapos sa lahat and forever it will be perfect. Yun yung nilook forward nila. Kaya nga afterwards, look at verse 12. The night is almost gone and the day is near. Ano ibig sabihin ng the night? It's almost gone and the day is near na may kinabukasan na. Ang ibig sabihin nito, when you say night,
Kasi when you say night, nandoon yung mga kasamaan na nangyayari, yung darkness. So sinasabi ni Apostle Paul na yung mga kasamaan na nangyayari, it will not last forever. So yung mga pleasures of sin then, it's not gonna last forever. Eventually, the day will come near. It will come out. And when you say day, it's light. It's perfection. There's sinlessness. There's that grace of God. There's the presence of the Lord. Na lahat na nakasamaan, it's over. So eventually, matatapos lahat. So ang challenge siya sa mga tao, therefore, let's rid ourselves of the deeds of darkness. Since dadating na si Lord, may sense of urgency, bakit mo pa ginagawa yan? Huwag ka nang mag-live that kind of life. Kaya nga, get rid of the deeds of darkness and put on the armor of light. Ano ibig sabihin? Put on the armor of light? Let's behave properly as in the day. Not in carousing and drunkenness. So talagang kausap niya yung mga Kristiyano dito na alam mo na nga yung tama, alam mo na nga na mali yan, bakit ka pa nandiyan? Kung talagang you want to love fully, you love God and you love others, lumayo ka na dyan. Yung carousing, yung drunkenness, yung sexual promiscuity, yung debauchery, yung strife, yung jealousy, lahat ng mga feelings that are sinful na nagdudwell ka at ginagawa mo sa kapwa mo, itigil na ninyo yan. Yun ang sinasabi ni Paul. Kasi nga, for us to love fully, kailangan makita natin yung urgency na, oo nga, no, one life to live lang eh. One life to live, ba't ko sasayangin to? Gawin ko na yung tama ngayon. Kaysa naman na pagdating ni Jesus, bilang, oh, ba't mo ginagawa yung mga ganyan? And ito yung narealize ko, kung babasahin mo yung Book of Romans, kung ulitin natin, alam mo sinasabi ni Paul, kung talagang mahal mo si Lord, lalayuan mo yung kasalanan. Kung talagang mahal mo si Lord at meron kang relationship, let's say girlfriend, may boyfriend ka, ilalayo mo yung girlfriend mo sa kasalanan. So hindi kayo gagawa ng premarital sex, hindi mo gagawin yung mga ganyan, yun yung ibig sabihin nun. Kasi mahal mo eh. Or for example, mahal mo si Lord and may business partner ka, hindi nyo dadayain yung taxes. Magiging honest kayo. Ang tendency kasi natin is just to love ourselves. Since gusto ko, ako yung mabibenefit, gagawin ko kung ano yung makaka-benefit sa akin. Pero ano ba yung gusto ni Lord sa life mo? Sabi mo nga sa katabi mo ulit, love fully, flee from sin. 1, 2, 3, go. Love fully, flee from sin. Layo mo yun. Ito yung problema. Sabi niya dito, let's behave properly as in the day. Kasi marami pa rin tao nasa darkness. Bakit nasa darkness? And usually, saan natin, kailan natin ginagawa yung kasalanan? In the dark. Pag wala masyado nakakita, pag ikaw lang or yung kasama mo na ginagawa mo yung kasalanan na yun, or pag wala doon yung parents mo, di ba? Usually in the dark. Alam mo yung effect nun sa atin? Tingnan mo ito ah. The more we hide our sin, the more it controls us. And the more the sin controls us, the more we draw other people towards that sin. Yan ang nangyayari. So kaya sinasabi ni Paul, layuan mo na yan. You live in the day, you live in the light, you expose that sin. Kaya nga ako, when I encourage young people, let's say they have a sin struggle. I know lahat tayo may sin struggle. Alam mo yung isang perfect solution para makatulong sa pag-overcome ng sin? Nasa Ephesians chapter 5 yan. Expose mo yung sin. Magkaroon ka ng accountability partner. And look at what the Apostle Paul wrote then in Ephesians, 1 Thessalonians chapter 5. Same principle. Ano yung sabi niya? But you, brothers and sisters, beside natin, you're not in the darkness so that the day would overtake you like a thief. Meaning to say, the day that Jesus is coming, na magugulat ka, uy, nandiyan na pala si Jesus, eh nasa dilim ka pa rin. Umalis ka na sa dilim. For you are all sons of light, sons of the day. We are not of night or of darkness. So then, since we are sons of the day, let's not sleep as others do. Again, sabi mo sa katabi mo, gising na, please, gising na. Gising na, okay, kapatid. Let's not sleep as others do, but let's be alert. Yung gising ka, alert ka. Sober, ano ibig sabihin na sober? Clear-headed. Ako, I'll be honest with you, hindi ko pa na-experience na malasing. Pero may mga kaibigan ako, naka-experience na malasing. And meron na, nung nag-work ako sa advertising company before, and usually sa advertising company, pag Friday night, pag may mga gimmick, eh, maglalasingan yan. Doon ko nakita yung effect. Talagang hindi ka clear mag-isip. In the same way, pag nasa darkness ka lagi, hindi ka nag-iisip ng tama. Kaya nga sabi ni Paulo, for those who sleep,
sleep at night, meaning to say, hindi mo ginagawa yung tama. You're in darkness, you're not alert, you're not clear-headed. And those who are drunk, they get drunk at night, tinatago nila yan. So anong solusyon? Ano sabi ni Paul? But since we are of the day, niligtas na tayo ni Lord, alam na natin yung gospel, alam na natin yung mercies and grace ni God, let's be sober. And part of being sober is yung second part. Basahin natin ito lahat. Having put on the breastplate of faith and love. Anong ibig sabihin na pag nasa day ka, nasa liwanag ka, what you are showing to people is the breastplate of faith and love. Alam mo bakit dinescribe ni Paul na breastplate? Yung Roman soldier kasi, meron silang mga armor na nilalagay, di ba? Isa sa armor nila is the breastplate. Yun ang pinakamalaking armor. Kasi yun ang pinakanakikita mo eh. And minsan napapa-ask ako, bakit faith and love ang description sa breastplate? At doon ko nakita, ang gusto ni Paul, ang makita ng tao, mga kaibigan mo, mga kapamilya mo, is yung pananampalataya mo kay Kristo at ang pagmamahal mo sa kapwa. Faith and love, oh. Kasi ganito yung mangyayari. Tingnan nyo ito, ah. We usually attract the people who are like us and who like what we do. So kung ang breastplate mo ay sexual sin, ang maa-attract sa'yo ay yung mga taong mahilig sa sexual sin. Di ba? Kung ang breastplate mo, ang pinapakita mo sa tao, lagi ka nagsisinungaling. Ang makakasama mo, yung mga taong sinungaling. Kaya sabi ni Paul, huwag yun ang ipakita mo. Ngayon pa lang, you flee from sin, you live a life of righteousness, faith kay Lord and love kay Lord. And I tell you, the people that you will be attracted to you are those who loves the Lord. And not just that, pati yung mga taong sinful at ginagawa yung mga kasamaan, ma-attract din sa'yo kasi may kita nila, may kakaiba sa'yo eh. Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya nga ang sinasabi niya na we should live in the day. There's a sense of urgency. Jesus is coming again. Lahat ng pleasures, makinig kayo dito, lahat ng pleasures ng world, panandalian lang. Alam kong ilang beses na natin narinig to. Pero nagtataka rin ako minsan, bakit si Apostle Paul, pati si Peter, lagi nilang sinasabi, guys, dadating si Lord. Guys, huwag ka nang mag-live for the world. Kasi alam nila yung important things eh. And minsan nandun tayo sa YOLO, alam mo yung you only live once na perspective? Maraming tao nandun sila sa perspective na you only live once. Ano problema dyan? Yung ibang mga tao, ang tingin nila sa you only live once, ay, I only live once, gagawin ko na yung gusto ko. Diba? Magsisexual sin na ako, gagawin ko na yung basta masaya ako. Kasi I only live once eh. Pero yun nga yung sinasabi ni Paul, lahat ng pleasures na yung mag-i-end. Don't focus on that. Focus on loving God. Focus on loving others. And God will embrace you with His love, bless you with His life, and you will be honored as well. Kaya nga, what's our message again? Love, fully, and flee from sin. Again, tell your seatmate, what did they go? Love, fully, flee from sin. I don't know what your struggles are. I don't know kung ano nangyayari sa life mo ngayon, pero I promise you, the more you live that life of sin, marami kang madadala sa'yo. And minsan, hindi enough na ikaw lang yung nandoon sa sin. Minsan, gusto natin, may kasama tayong gumagawa ng sin. So kaya ang gusto ni God, i-break mo na yung pattern na yan para wala ka ng ibang dalhin na amat mga tao na mahal mo rin sa buhay. Instead, ikaw magsumunod kay God para pag nakita ka nila, ay yan ang full kind of love na dadala rin sila kay God. So how do we do that? First, we need to know God's word. Kasi once we know God's word, we know how to love one another. Second, we need to know the urgency. Nadadating din si Lord. Lahat ng pleasures of sin, it's not worth it. It's gonna end. It's not gonna last forever. And then finally, we need to know Jesus. Of course, this is the clincher. Bakit? Kasi the love of Jesus, kung kilala natin talaga si Jesus, if we really know Jesus, we know His love. Kaya nga natin pinag-aaralan yung Book of Romans eh. Kasi pag alam mo yung love ni Jesus, the love of Jesus is the ultimate motivation to love fully and to flee from sin. Kaya ka lalayo. Kasi na-experience mo yung love niya eh. Kasi pag alam mo yung love niya, parang, oh nga no Lord, ba't ko magagawin to? Ba't ba ako nagli-live a life of sin kung alam ko na grabe yung ginawa mo para sa kasalanan ko? Kaya nga, the love of Jesus is the ultimate motivation to love fully and flee from sin. Kaya nga sabi ni Paul, tinanong sabi ni Paul, verse 14, chapter 13, verse 14, put on the
Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin? And make no provision for the flesh in regard to its lust. When you put on the Lord Jesus Christ, ibig sabihin, kilala mo siya, alam mo kung paano siya nabuhay, and alam mo kung ano yung gusto niya para sa buhay mo. Ano ibig sabihin, put on the Lord Jesus Christ? Parang ganito yan eh. Di ba yung mga kabataan ngayon, mahilig silang gumaya ng NBA player. Kaya yung mga bata, nagsusuot ng mga jersey ng iniidol nilang NBA player kasi gusto nilang gayahin. Ito, sinasabi ni Paul, kaya mo ilalagay yan. Kasi nga, you want to be like Jesus. Kung paano siya nagmahal, paano siya nag-flee from sin. Kasi once you put on Jesus in your life, His holy presence, then you will make no provision for the flesh in regards to its lust. Hindi ka makokontrol ng flesh. Pero kung ang pinuput on mo ay flesh, then what you're going to do is whatever you want to do. But if you put on Jesus, then you are gonna flee from sin. Kaya nga, in the same passage in Colossians, tinan mo yung sinabi dito, therefore, if you have been raised with Christ, in other words, you have a relationship with Jesus, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Dahil kilala mo si Lord, niligtas ka niya, seek what's above. And not just that, look at the next one. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Yan ang pleasures of the world eh. Kaya hindi sila lumalayo sa sin eh. Kasi ang galing din mag-market ni Satan pagdating sa kasalanan. Ganun naman ang marketing niya eh. Masarap to. Masaya to. May pleasure to. Ano sinasabi ni Paul? Set your minds. Doon ka mag-focus. Kasi pag naka-focus ka sa pleasures ng world, yun ang isinuot mo. Minsan yun pa yung nilolong natin, di ba? Ay, gusto ko kung ano yung meron tong social media influencer na to. Di ba? Minsan ganun tayo eh. I'm not saying it's wrong to buy that bag, to buy the shoes, to have that kind of car. I'm not saying it's wrong. Pero sometimes, yun na talaga yung pleasure natin. Doon na tayo nakatingin, nakalimutan natin na, wait a minute, sa heaven yung bahay ko eh. Doon ako forever, hindi dito on earth. And look at the next verses. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Meaning to say, Jesus Christ paid for your sins. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Meaning to say, kung ano yung na-experience si Jesus na glory, we will experience that because we are in Him. You cannot compare the blessings and the pleasures that Jesus will give to the pleasures that the world will give. You cannot compare that. Baliwala talaga yung pleasures ng world compared sa pleasures ni Jesus Christ. Yung pleasures and blessing ng heaven, hindi mo talaga makukumpara. Of course, hindi natin makita ngayon. Kaya nga nakasulat sa Bible. Kaya nga kailangan ng faith. Kasi nga, I need to trust God na better to Lord yung plano mo sa akin kaysa sa mga kagustuhan ko. And look at verse 5. Therefore, treat the parts of your earthly body as dead to sexual immorality. Connected to sa Romans 13 eh. Flee ka na dyan. Impurity, evil passion, evil desire, greed, which amounts to idolatry. Hindi lang yan. Look at this. Kaya nga, dahil doon sa mga bagay-bagay na yun, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. If we keep doing that, may punishment si Lord. And in them, you also once walked. Dati ganun ka na. Huwag ka nang bumalik. When you were living in them. So anong gagawin mo? Rid yourselves of all of them. Ano yung mga kailangan mong tanggalin? Take off anger. Take off wrath. Take off malice. Take off slander. Take off obscene speech from your mouth. In other words, lovefully flee from sin. Sabi mo sa katabi mo ulit, lovefully flee from sin. Alam mo, ang ganda talaga ng Romans chapter 13 eh. Practical na ito eh. Yung next chapters, 13, 14, 15, 16, practical na talaga. Ang gusto talaga ni Apostle Paul sabihin sa mga Christians, alam niyo na yung ginawa ni Christ, di ba? Alam mo yung mercies niya? Ganito na tayo mamuhay. Let's flee from sin and love fully. Do not lie to one another, because you stripped off the old self with its evil practice. And ano yung dapat natin gawin? Like yung pagput ng jersey na yun, put on the new self, which is being renewed. And ito pa yung maganda. You put on the new self, you're a new creation, unti-unti kang binabago ni Lord. We become who we truly are when Christ reigns in our life. Pag na-experience mo yung love ni God, alam mo, yung genuine ha, magbabago ka talaga eh.
Kasi walang ibang magmamahal sa'yo katulad ng pagmamahal ni Kristo. And usually, ha, yung love na yun nagsisimula muna sa mga tao. Kaya mag-start sa atin. Na tayo, we love God, we love fully, and kasama doon yung pagiging mabait, kasama doon yung pag-care, pero kasama din yung lumalayo tayo sa sin para makita nila na ayun pala ang ibig sabihin kung follower ka ni Jesus Christ. What's our message again? Love fully, flee from sin. How do we do that? You know God's word, it starts with that one. You know the urgency that Jesus is coming again, but the ultimate motivation, kahit alam mo na yung word ni God, and I really believe marami sa atin dito alam na yung word ni God. Marami sa atin dito narinig natin, dadating na si Lord, o mag-end of the world na, o dadating na si Jesus. Pero hindi pa rin tayo namamotivate. Eto, you need to know Jesus. You need to reflect on what Jesus Christ has done. Because that's gonna change your life. I'm gonna end with this story. Ako, meron din ako mga selfishness na ginawa when I was still young. Pero itong passage na to, especially in second verse, do not be conformed to this world. Kasi yung pattern ng world sa love, kakaiba talaga eh. It's a selfish kind of love. Yes, they show na, okay, we're helping others, pero mostly selfish. But be transformed by the renewing of your mind. And ito, na-experience ko talaga. Once ginawa mo yung gusto ni God, ito mapuprove nyo. You may be able to prove na yung will niya, when you flee from sin, when you honor your authorities, when you love your enemies, it is good, pleasing, or acceptable, and perfect. We will never go wrong. Every time we love like Jesus, hindi ka magkakamali. When you love people like Jesus, sa simula ang hirap, pero hindi ka magkakamali sa dulo. When you love people like Jesus, nakakapagod, pero hindi ka magkakamali. Doon mo mapapatunayan na tama yung will niya. Perfect yung will niya. Pleasing sa kanya yon. Kaya nga, anong mensahe natin? Love fully. Flee from sin. Now, before I pray for you, I know some of you are thinking, eh, Pastor Marty, wala na eh. Nalulung na ako sa sin. May kasalanan na akong ginawa. Mali na yung ginawa ko. Paano pa yun? And here's my hope for you. God is gracious. God can turn your life around. Pero hindi mangyayari yung pagbabago na yun kung hindi magsa-start sa'yo at magpakumbaba ka. At aminin mong may mga kasalanan ka dapat baguhin at kailangan layuan. And for some of us na wala pa dun sa, wala ka pa nagagawang ganung klaseng kasalanan, ngayon pa lang, alalahanin mo na, isipin mo na, kung talagang mahal ko si Lord, mahal ko ang kapwa, lalayo ang kasalanan para malayo rin ang mga mahal ko sa buhay sa kasalanan. Can we bow our heads? And let's pray. Lord, this message is really from you. And I know there are people here na nakikinig, na maybe some of them may mga nagawa ng hindi magaganda in the past. And dahil doon, may mga consequence. Pero Lord, naniniwala kaming mapagmahal kayo. You are the God of second chances and many chances. So I pray, Lord God, that you restore them, that you give them hope and assurance, and tulungan niyo sila na ngayon pa lang mag-commit talaga, layuan yung kasalanan, i-follow kayo, at para mahalin kayo ng buong buo. And Lord, for some of us na wala pa, I mean, we have sinned, sins in our lives, pero sama wala, hindi kami addicted sa sin, wala kaming immorality na ginagawa. Sana ngayon pa lang, Lord, magkaroon talaga kami ng commitment to flee from those things. And Lord, for some of us who are here, wala pa talagang relationship sa inyo. And I pray, Lord God, na ngayon pa lang, ma-realize sila yung tama, ngayong araw na to, ma-realize sila yung love nyo, at ngayong araw na to, tanggapin kanila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi yung love nyo ang perfect kind of love. Pag alam namin yung love nyo, magmamahal kami ng tama. So tulungan nyo kami na talagang makilala kayo ng buong buo. Mahalin kayo ng buong buo kasi yun ang magiging ultimate motivation namin to love fully and to flee from sin. Salamat sa grace nyo. Salamat na ang will nyo is always good, pleasing, and perfect. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all.